Yeah. Ulti. Let's not to mention if the Veil builds Necklace Durant's early, solid. Mm. Sok pa rin, di ba? Interesting. And hate going for the claw this time around. Chaknu on that. Cho-ang. Okay, okay. Hindi takot ang Aura PH. Ang Aura PH na mag-experiment sa mga bye-bye. But we'll know that kasi this is not the first time na nakita naman tayo ng Veil. Yeah, it's not the first time. It's the first time. Pero at least the creativity is there. Kilowash pa dito. Yung ruby niya. Ang tanong, bro. Ano, bro? Nakakita na ba tayo ng Veil na gumana? That's the question. Yun ang tanong. That is the question. Oo. Kasi, well, there's always a first time for everything, di ba? There's a first time for everything. And it will be very interesting to see if the Veil can finally find a home dito sa lineup na may ruby. Kasi kung gusto mo nga namang pumigil at magpabagal ng mga tao, manghila ng tao, ba? Ruby na ang gumagawa nun para sa'yo. This is going to be a very interesting match. You see Aura PH just pulling out something from the hat na tinatawag ka natin. But you know what? Execution. On the other hand. Pabain ng buhay para mag-finish off siya nung hyper carry mo. In this case, that's the Lancelot. Mm. So will that work the way that Aura planned it though? That is something that we have to notice in a bit. Pero nakikita mo dito, that is the hot point, the key point for Aura PH dito. Na nandiyan si Rafflesia, I can catch anyone out na tatambay dito sa may gilid. Pero kung papansin mo talaga dito, palong-palo si Rafflesia. Palong-palo? And look at the damage. Grabe yung damage output nila dito. Yep, it's real. And again, yung passive talaga nitong si ano eh, ni Hilda, it's just something that it's very difficult to deal with in the early stages of the game. It's a reason why this hero gets banned out all the time. Four people from Aura PH nakatambay ngayon sa mid lane. Control over Little Wonder goes over to Execration still on that left side. And we are back on even. Proactive dito si Hayden. Ang ginawa niya, nakita niyang binabasag na yung Little Wonder dun sa may kabila. What he did was, he went straight onto the other side. Pero si Benny Cutie dito has something in mind. He went there and nakaluhod siya dito. And it's a way to delay JP. That's right. Good way to delay JP as well. As also just, you know, have vision over that map. At habang dinidelay nila si JP, si Sagitno, kinukuha naman yung buff doon. I like yung pagmando dito ng mapa, ng execution, na kinukulit nila si JP to the point na hindi niya makukuha muna yung kanyang purple buff. Pero ibibigay din naman talaga nila while actually denying yung orange buff doon sa kanyang orange buff side. That's right. And that's a big deal. Tanggalin mo ng orange JP, it's gonna be harder for him to slow down targets. Pero ang problema, of course, we'll still be able to get some kills on the map. Ang problema, si Hate din, ang lakas din ng farm ngayon on that Claude. Kumbaga, team, ito yung mga nakikita natin sa mga carries natin. They're making adjustments. Pero palong-palo talaga ang isang Hilda dito. And once na nandyan yung Lunox at nag-scale up na yung Lunox, that's the time na magkakaroon ng onting problema na dito si Rafflesia. But right now, ayaw talaga muna nila ibigay yung level 4 noon as they will commit an ultimate galing kay Kilowash. And si Itomax going down is a bad sign actually for Execration. I feel like dapat laging buhay si Itomax to control the mid lane. And, or else it's gonna be an easy push here for Aura, I think. Especially Rafflesia right now, sobrang confident dito sa Hilda na to. Tsaka kasi 3 stacks na to eh. Yun nga eh. Ang bilis. Oo. Actually, nagulat ako. 3 stacks na to. So, 1 kill and 2 assist. Kailangan nila mag-ingat dito na kapag nakuha ni Rafflesia yung level 4 niya, that's going to be a significant boost in terms of damage. Mm-hmm. Absolutely. And now it's going to be, again, clear lang, ang magagawa ngayon ng Exe, while the turtle is gonna go up, na ta-targetin right away for sure ng Aura PH. And that's the power of a Hilda. Pero ito ah, Rockheart, ang importanteng point ng mapa ngayon is the turtle lane. Nandoon na yung turtle, nag-set up na yung mga teams natin dito and you can see Lance, hindi siya masyadong naaalis dito sa may purple buff area nila. Rafflesia though, andito pa rin siya, hindi talaga siya ma-prepare ni Chaknu umalis dito sa place na to. And alam din ni Rafflesia dito na in terms of the passives and everything. He's home. He's siya at yung, home. Siya yung nasa upper hand pagka nag-trade siya dito sa ginagawa ni Chaknu. And look at this, another kill for Kilowash. Pero another stack na naman for Rafflesia din.
And the Benny Cutie Raging Sandstorm 2v1 lang naman, JB Phantom Execution na galawan. Grabe naman. Talaga, ang teamwork talaga nitong dalawang to. Hindi mo talaga mapapatawad. Grabe yung Blazing Duet. Nagawa niya yung pakay ng Blazing Duet na yon. Clear. Na-clear niya yung wave. Exactly. Although, kamuntikan, nakita natin yung damage output na ginawa ni Greed dito. Greed gets caught out. Yung Sita dito kay Rafflesia. Kilowash andito para umalalay. Pero ang sakit sa ulo talaga ng isang Hilda. Agro, kung agro, flicker out. Eto, Max. Pero doon sa baba, may Balmond tayo nagpo-push. And that's going to be the turtle going to the side of Rafflesia. No, parang dalawang bully nagsamay, no? Si ano, si Hilda, tsaka si, ano, si Ruby. Hindi mo siya basta-basta mapapatay. Tapos hihila-hilain ka lang, hahampas-hampasin ka lang ng mga malalaking weapon na dala nila. So talagang talaga naman. And the problem is, for Aura PH, si Hate nakakalibre pa rin ng resources sa kabilang dako naman ng mapa. Talagang talaga naman. Si Chuck na naman dito, nagkita na naman sa Rafflesia. Bestie, kamusta ka? Pero sakit? Si Chuck, no, at least, hindi niya binibigay yung brush na yan. Tama. Ayaw niyang ibigay, he denies the fact na naukuha na ng aura to. Kung gusto man ng aura ng control nun, kailangan nilang paghirapan. Oo. Diba? Pero alam mo, Aura PH, they're getting the game that they want. Ito nga ito yung game na talagang confident sila na kaya nilang mapanalo as long as yung pacing na tutumuloy-tuloy para sa side nila. Yep, and Greed making it work on the Veil. Pansin mo, hindi siya, he's not getting all the kills, pero somehow he's really helping in controlling the waves at yung controlling yung team fight. Ayaw pumasok ng exe kasi yung damage output is real from the Veil as well. Nakikita mo na naman dito, ito na naman yung invade factor na pinapakita dito ng side ng Aura PH. Although makukuha ni Hate yung buff niya doon, walang maagaw sa kanya. Pero yung Hilda dito namamahay na talaga. This feels like home. Yes. This is my turf. Mamaya, promise, makakatulog na yan dyan. Oo, makita mo, nakahiga na. Ganun naman talaga pag namamahay, may kubo na. Ganun, no? Pero ito, sabi niya, sige, namahay ka. At look at the damage. Isang knock-up lang ang katumbas. Rafflesia dito. Gusto siya, nawawalang buhay. Siya pa gusto lumaban. Grabe yung knock-up. Uy, counterplay! Uy! And look at this. The pull from Kilowash. Napa-flicker out siya dito. Tignan natin kung paano ang pacing netong sunod ng mga teamfight na mangyayari. Look at JP. Talaga pumasok si JP, na siya dito. Galit, sa Phantom Execution, wala na siyang dash in dito. And that's going to be the punish. Great play from Benny Cutie, realizing na wala nang pangtakas at that point si JP. Sobrang ganda ng ginawa ng execution doon, going for who we really need to go for. And a big mistake for JP to go chase Hate into uncharted territory na wala silang vision. So, naging problem yon, and Hate was able to get an assist because of that as well. It was just uncharacteristic for JP to go there without backup. And ang ganda naman ng sagot ng exe doon as well. And execution making things count. Hate dito has the turtle and level 12 na si Hate. If you would look at the items ni Hate dito, I'm pretty sure na nakukuha niya na din yung perfect setup para sa kanya. And there is another pick of Hate dito. Man oh man, he's just going ham. And grabe yung farm ni Hate dito. Sakit! Naka-turtle pa yan. And another 2v1. Tower goes down as well. Sa bot lane, execration ngayon. Galit na galit. Going for the hunt. Eto na si Chaknu. That was a nice try. Kung nasipasan niya sa kabilang direction, iba sana ang magiging resulta noon. Pero still, makukuha pa rin ng exe ang Torre sa gitna. At nagbago ang pacing ng story natin dito. Execration, they are leading this again. Kung nakikita nyo, lamang na naman sa kills yung Aura PH dito. Pero in terms of gold, iba ang story. Sila pa rin ang lumalamang. And ito yung sinasabi natin, relentless, perseverance, persistent. Ayaw nilang ibigay ng madali itong laban na to. Sabi nga nila, ni Shinbo, puso. Puso talaga. Puso talaga ng exe. Kumbaga hindi nila susukuan. Yun lang yung isang, yun yung isang factor ng execution na makikita mo para sa side nila na talagang gumagana. Hindi nila sinusukuan basta-basta. Pero grabe dito na ulit. Pick yun! Chaknu, boy! Sinasabi nga natin, Chaknu. The X-Factor. Out of nowhere. By the way, misposition from Greed to go near that bush.
Pero I guess yun yung mahirap pag you don't have heroes like Yi Sunshin, Selena, or Diggy for the map control, for the vision. Talagang there's no way but to face check those bushes. Pero kung nakikita mo naman dito, Rockhart, kung paano na sumisetup dito, yung side ng execration sa loob ng gubat ng Aura PH. And this could be bad for the side of execration, pero mababa din yung buhay dito ni JP. If they can get the kill, this would be bad for the side of Aura PH. Nandun sa may likod, Kilowash dito, nahuli na siya. And execration, just manning up to everyone here onto the side of Aura PH. Bigla na lang nag-swing yung favor pabalik sa execution just because Hate is getting the farm that he needs. Finally, Hate is looking better here. Aside from that turtle buff na nakuha niya kanina, going for the Lord as well. Slow and steady on the objectives. That is the name of the game right now for execration with a 5,000 gold lead laban sa Aura PH dito sa game 2. But ito, Rockhart, ha? May tinatawag tayo dito, one mistake could actually cost execration. Looking at the Gillette instant replay, look at this fight, Rockhart. It actually did look better kasi walang ibang sagot ang Aura kundi ang tumakbo dun sa posisyon na ginagawa ng Exe around their jungle area. So, this is forcing Aura PH to go into weird situations and awkward positions na lumalamang sila sa laban dahil dun. And nahuli si JP. Nahuli si JP. Nahuli si JP, and that is bad for the side of Aura. They might have dropped the ball dito sa game na to. But let's see. Greed, nahuli niya si Hate na tumatalon dito habang nagbi-blazing duet. And this is really the time where execration wants to finish this. Wala si JP, wala si Greed. This is the perfect time for them. And look at them, para silang nag-aabang dito ng bus para ilabas sila dito sa base. Take me out! Aura PH. Pero sabi nila dito, wala nang patumpik-tumpik. Tapusin na natin to. 4 seconds habang mag-respond na si JP. And this is going to be the crucial moment of the fight. Buhay na uli si JP. There is damage output. And look at this. Chaos Darkening. It's there. Lethal counter na ba to? Roughly siya dito. Yung Hilda niya kanina na sobrang bully. Ngayon siya na ang binubully. And man, oh man, execration dito. Just rallying last back. Wave. Getting this win against the side of Aura PH. Ladies and gentlemen, we